Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Taxi Driver na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagmamaneho ng deluxe taxi na kung saan ang mga pasahero niyang naaapi ay tinutulungan nila para makapaghiganti sa mga nangagrabyado sa kanila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas ng gumawa si Cho Duchul ng isang napakasamang bagay na talagang ikinagalit ng maraming tao. Nagsisimulang magsalita ang mga tao sa buong bayan tungkol sa kanyang ginawa, at mararamdaman mo kung gaano kagalit ang lahat. Pagkalabas niya sa kulungan, isang malaking grupo ng malungkot na tao ang nagsasama-sama sa labas ng bilangguan. Nagsisigawan sila at nagtataas ng mga karatula para ipakita na naaalala pa rin nila ang ginawa niya at hindi pa siya pinapatawad. Alam ni Jo Jimo, ang nangungunang abogado, na tiniyak na makukulong si Duchul sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at ngayon ay nakakakuha ng maraming tao na nagsasabi ng masama tungkol sa kanya. Nagtataka ang ilang tao kung bakit wala na si Duchul sa kulungan, ngunit malino na hindi si Jinwo ang nagpa siya na palayain si Duchul. Ang mga hukom ang gumawa ng desisyong iyon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang isang matalinong babae na nagngangalang Ann Goyan ay nanonood mula sa isang tagong lugar na binibigyang pansin ang mga nangyayari. Siya ay talagang mapagmasid at tila interesado sa kung ano ang nangyayari sa Sashti Duchul. Habang ang mga tao sa labas ng kulungan ay lalong nagkakagulo, isang deluxe taxi ang dumating sa mismong pasukan ng kulungan. Mukhang dumating ang taxi sa tamang oras para tulungan si Duchul na makawala sa namumuong galit. Habang paakay si Duchul sa taxi, mararamdaman mong gama na ang pakiramdam niya. Parang isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat at hindi niya iniisip ang kanyang masamang nakaraan o ang panahong nakakulong siya ngayon. Siya ay umaasa at tila mas interesado sa kung ano ang nasa unahan sa kalsada kaysa sa mga galit na tao sa likod niya. Habang ang taxi ay nagmamaneho sa lungsod, nagsisimula itong mapansin. Maraming mga news van at reporter ang mabilis na nagmamaneho, umaasang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa buhay ni Duchul pagkatapos ng kulungan. Ngunit sa loob ng taxi, si Duchul ay nag-iisip tungkol sa isang pangunahing bagay, ang pagbabalik sa taong gumanap ng malaking papel sa pagpapadala sa kanya sa kulungan at pagpapabayad sa kanila para sa lahat ng mga taon na nakulong siya. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, pinipigilan ni Goyan ang lahat sa ilalim ng kontrol. Siya ay nananatiling kalmado at sinabi sa driver kung saan pupunta, kahit na ang mga lansangan ng lungsod ay talagang abala. Ngunit si Duchul, na palaging kinakabahan, ay hindi nakikinig sa ilang usapan ng driver at nagsimulang mag-alala na baka sila ay mahuli. Magaling talaga ang driver sa kanyang ginagawa at mahusay na umiiwas sa mga sasakyang sumusunod sa kanila. Sa isang punto, nagawa ng kasamahan ng driver na harangan ng daan at nagpanggap silang nasira ang sasakyan nila. Dahilan para hindi na makahabol ang mga sumusunod sa kanila. Ngunit talagang nag-aalala si Duchul nang mapansin niya na hindi pumunta ang taxi kung saan niya gusto pumunta. Galit na galit siya na sinimulan niyang pananakot sa driver. Gayunpaman, hindi natatakot ang driver. Nanatili siyang kalmado kahit galit na galit si Duchul. Lumalala ang sitwasyon. Si Duchul, pakiramdam na naiipit siya, ay sinubukang kalabanin ng driver. Pero ang ikinagulat niya, malakas ang driver at hindi madaling talunin. Habang nahihirapan sila, nalaglag ang tracker sa bukong-bukong ni Duchul. At pagkapasok ng tunnel ay nakita ng driver ang isa pang deluxe taxi. Ni-reverse ng driver ang taxi niya at nalaman natin na kasabuat nila ang isa pang taxi na ito at inilipat nila ang bag ni Duchul kasama na ang tracking device. Pagkatapos, binago nila ang hitsura ng kanilang mga sasakyan upang ang taxi kung nasaan si Duchul ay magmukhang regular na kotse lang sa kalsada. Ang kotseng humahabol sa kanila ay nataranta at sinusundan ng maling taxi. Ang mga taong sinusubukang hulihin sila ay naisahan nila. Sa isang mataong taxi stand, tinapos ni Kim Dogi ang kanyang trabaho at binibilang ang perang kinita niya para sa araw na iyon. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakipagkita si Jong Sanchul na mula sa Rainbow Taxi Foundation kay Jinwoo sa opisina ng abogado. Ang pangunahing layunin ng foundation na ito ay tulungan ng mga taong nasaktan o hindi trinitrato ng makatarungan. Talagang interesado si Sanchul na makilala ang taong magiging aktibong kasangkot sa kanilang misyon. Sa ospital, may magandang balita. Nagising si Omon Kang mula sa matagal na pagkawala ng malay, at napakasaya nito para sa kanyang ama at kay Kang Hana, na tumulong sa kanya na makakuha ng medikal na atensyon ng mabilis. Gayunpaman, medyo nalilito si Moon Kang. Hindi niya maalala ng maayos ang mga bagay-bagay, at iniisip niya na si Hana ang kanyang kasintahan. Para makasigurado na hindi siya aalis, lalo na dahil nasangkot siya sa ilang malilim na bagay noon, nilagyan siya ng posas ni Hana.
Habang si Hana at ang kanyang kasamahan, si Wang Minho ay naghahanda na para kunin si Moon Kang nang may nangyaring hindi inaasahan. May dumating na bagong pasyente, at parang magiging mas komplikado pa ang mga bagay-bagay. Mabilis na nakipagkita si Hana sa kanyang amo, si Jinwoo. Gustong-gusto niyang pag-usapan ang kaso ni Du Chul, lalo na't nawawala na ito, at nag-iimbestiga na ngayon ng mga pulis. Dito, ipinakilala siya ni Jinwoo kay Song Chul. Nagulat si Hana nang malaman niyang makakatrabaho niya ito. Alam ni Song Chul ang mahusay na trabaho ni Hana, at nasasabik siyang maging kapartner niya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naghahatid si Doki sa isang customer sa paligid ng bayan. Tumutugtog ang radyo, at pinag-uusapan nila ang misteryosong pagkawala ni Du Chul. Medyo nag-aalala ang pasahero tungkol sa kung ano ang nangyayari para sa nakababatang henerasyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Doji ang isang kotse na puno ng mga bata na nagsasaya at kumakanta, ngunit biglang may ilang masamang tao ang nagsimulang humabol sa kanila. Humihingi ng tulong ang mga natatakot na bata. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sila Doji ay humahadlang sa mga masasamang tao, handang harapin sila. Nang harapin siya ng mga tulisan, nagulat sila. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Doji ay talagang kahanga-hanga, at lahat, kasama ang isa pang taxi driver, ay lubos na namangha. Sa isang kalmadong silid ng ospital, nagising si Kang Maria, napasa ng matinding kalungkutan. Dahil sa labis na damdamin, tahimik siyang umalis sa ospital at napunta sa isang tulay, na nag-iisip tungkol sa isang napakalungkot na pagpipilian. Ngunit nang tatangkain na niyang tumalon ay napansin niya ang isang sticker sa isang poste ng lampara. Ito ay isang ads para sa isang magarbong serbisyo ng taxi na nangangako na tutulong sa mga taong naghahanap ng paghihiganti. Habang nawawala siya sa kanyang pag-iisip, nagpakita si Doki at pinigilan siyang lumapit sa gilid ng tulay. Mukhang nag-aalala siya, at malumanay na tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sa sobrang lungkot, nagsimulang umiyak si Maria, at sinabi sa kanya ang tungkol sa mahihirap na bahagi ng kanyang buhay. Ikinwento niya ang kanyang malungkot na pagkabata sa isang bahay ampunan, kung saan madalas siyang hindi pinapansin dahil sa kanyang kapansanan. Iyon ay, hanggang sa napansin ng isang social worker na nagngangalang Choi Jong-suk ang kanyang potensyal at inalok siya ng trabaho na may napakagandang benepisyo. Puno ng pag-asa, tinanggap ni Maria ang alok na nangangarap ng magandang kinabukasan. Nakalulungkot, nasira ang kanyang pag-asa. Sa halip na trabahong ipinangako sa kanya, napunta siya sa isang planta ng pagproseso ng isda kung saan gusto nilang maglinis siya ng isda. Ito ay talagang mahirap para sa kanya dahil mayroon siyang matinding takot sa isda. Ang hamak na may-ari. Natuwa si Park Joo-chan sa kanyang takot at gumawa ng kakilakilabot na mga bagay, tulad ng pagtulak ng kanyang ulo sa isang balde na puno ng isda, na halos malunod siya. Nang sinubukan niyang humingi ng tulong, nasaktan siya ng husto at nawala ng malay. Naaalala niya na nagising siyang basang-basa at pinilit na magtrabaho, kahit natakot na takot siya. Hinaharap pa rin ni Maria mga kakilakilabot na nangyari sa kanya. Dinala siya ni Doki sa isang game machine sa malapit. Nang magsimula siyang maglaro, may lumabas na mensahe. Nagtatanong kung gusto niyang mag-high-ganti. Ipinapakita sa screen ang mga larawan ni Park Joo-chan at ang mga kahindik-hindik na bagay na ginawa niya. Desidido na talaga si Maria ngayon. Kaya pinili niya ang paghihiganti. Nagpa siya na humingi ng hustisya para sa kanyang pinagdaanan. Sa central office ng Rainbow Taxi, sina Pyeonggo at Jinyeon ay nakatanggap ng mga mensahe sa kanilang mga lumang pager. Sinasabihan silang lumapit. Magkasama sila, umaasang darating si Doki. Samantala, pumasok si Goyen at tumingin sa paligid para hanapin si Doki. Pabirong hinihiling ng mga mekaniko kay Goyen na gawin na lang mga smartphone ang contact nila at hindi na pager, ngunit sinabi niyang hindi, binabanggit ang mga kamakailang paghack sa kanilang mga system. Hindi nagtagal, dumating si Doki, at nagsimula silang lahat sa pag-aayos ng kanilang espesyal na deluxe taxi. Sa kanilang trabaho, nagbabahagi si Doki ng balita tungkol sa isang bagong trabahong nakuha nila, isang kliyenteng gustong mag-high-ganti. Dahil dito, iniisip ng team ang tungkol sa etika ng kanilang trabaho, at kung hanggang saan ang dapat nilang gawin upang matupad ang mga kagustuhan ng isang kliyente. Habang pinag-uusapan nila ito, tahimik na sinusubukan ni Goyen na matutupad tungkol sa nakaraan ni Doki. Nang maglaon, nang makipagkita si Doki kay Song Chul, ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Du Chul dahil hawak ito ngayon ni Baek Song-mi na isang kilalang loan shark na talagang walang awa. Ngunit si Song Chul ay determinado at iniisip na may higit pa sa kwento. Sa isang pagpupulong para planuhin ang kanilang diskarte, nakikinig ang team sa isang audio recording na nagbubunyag ng mga masasamang bagay na pinagdaanan ni Maria.
Ang kanyang malungkot na kwento, kasama ang katotohanan na ang isang tiwaling pulis na nagngangalang Chief Kim ay sangkot, ay lalong naging determinado sa koponan na tulungan siya. Bilang bahagi ng kanilang plano, si Doki ay naging marangyang taxi driver, habang si Goyen at ang iba ay naghahanda sa isang undercover na sasakyan. Mula sa kinaroroonan ni Doki, napansin niya ang ilang mga bagay na nakababahala sa pinagtatrabahuan ni Maria, kaya lalo siyang naghinala. Si Jokan at Jonggon, na hindi naghihinala ay nakaramdam ng gutom, ay nagpa siya na umorder ng manok pagkatapos makatanggap ng polyeto mula sa isang tao. Hindi nila alam na ginawa pala talaga ni Kyanggo ang brochure na nagpapanggap na nagtatrabaho sa lugar ng manok. Habang nag-o-order silang dalawa, nakakuha ng signal si Goyen at sinabihan sina Kyanggo at Jinyo na maghanda ng isang espesyal na order ng manok. May mga pampatulog ang manok, at hindi nagtagal ay nakatulog na sina Jokan at Jonggon. Nagbigay daan nito kay Doki para matingnan ng paligid at mahak nila ang kanilang mga telepono. Nagalit talaga siya nang makita niya ang mga pictures ni Maria sa phone ni Jonggon. Habang nangyayari ang plano, nagsusumikap si Hana upang malaman kung ano ang nangyari kay Dutchel. Nagulat siya nang matuklasan na ang taxi na nagsakay kay Dutchel ay isang Peking Deluxe taxi. Nakipag-ugnayan ito kay Song Chul na kilala sa kanyang negosyo sa taxi. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang pagkakaroon ng anumang mga deluxe taxi. Sa kanyang opisina, na napapaligiran ng mga file at papel, sinimula ni Hana na ay kanekta ang mga tuldok at napansin na may hindi katumbas sa pagitan ng Peking taxi at ng tunay na marangyang taxi. Samantala, sa ibang lugar, nakita natin si Song Chul kasama si Song Mi, na pinag-uusapan ng ilang lihim na plano patungkol kay Du Chul. Sa isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, bumalik sa isipan ni Song Chul ang nakaraang 4 na taon. Naalala niya ang isang napakalungkot at nakakatakot na sandali nang matagpuan niya si Doki, na natroma, at nakita niya si Doki na pinapanood ang paghuli sa pumatay sa nanay niya at yun ay si Nam QGM. Bakas sa mga mata ni Doki kung gaano siya nagulat at kagalit. Ang pulis ay gumawa ng isang bagay na napakatapang sa pamamagitan ng pagtatangkang pinosesan si Doki. Na nagdadalamhati imbes na si Kyujong at mas ikinagalit ni Doki. Sa sandaling iyon nag-alok si Song Chul, na kilala tungkol sa karanasang militar ni Doki, na tulungan siyang makaganti. Dinala niya si Doki sa gitna ng Rainbow Taxi, kung saan mayroon silang talagang advanced na teknolohiya, at iminungkahi niya na si Doki ang maging mukha ng kanilang operasyon bilang driver ng Deluxe Taxi. Ang pahayag ni Song Chul ay pinaghalong kalungkutan at optimismo. Sinabi niya na ang lipunan kung minsan ay nanonood lamang at walang ginagawa na nagpapahintulot sa mga taong tulad ni Kyujong na maging masama at ang batas ay madalas na hindi makakatulong sa mga biktima tulad ng ina ni Doki. Ikinwento niya ang sakit na naramdaman nilang dalawa, ibinahagi niya ang sarili niyang kwento ng pagkawala ng kanyang mga magulang sa isang kakilakilabot na pagpatay, isang sugat na hindi na talaga naghihilom at kung paano niya gustong maghayganti. Sa kanilang magkakasamang kalungkutan at matinding pagnanais para sa hustisya, hiniling ni Song Chul kay Doki na samahan siya sa paghihiganti ng walang tigil. Matapos makuha ang pag-aproba ni Maria para sa kanilang plano sa paghihiganti, nagsimulang magtrabaho si Song Chul at ang koponan ng Rainbow Taxi. Nagsimula si Doki sa pamamagitan ng pag-checkout sa lugar ng trabaho ni Maria, at nalaman na hindi patas ang pagtrato sa mga empleyado doon pagdating sa kanilang sweldo. Pagkatapos ay nagpapanggap siyang interesadong bumili ng inasna na isda para mapalapit kay Jokhan. Nagkita sila sa magarbong silid ni Jokhan na puno ng mga artikulong pumupuri sa kanya. Sumama sa kanila si Jonggon upang pag-usapan ng pagbebenta ng 50 drum ng inasna na isda tulad ng gusto ni Doki. Bago umalis, tinitiyak ni Doki na naiintindihan nila na gusto niyang maihanda ang buong order sa loob ng 48 oras. Ang maikling limitasyon sa oras ay ginagawang suriin ni na Jokhan at Jonggon kung gaano karaming inasna na isda ang mayroon sila. Ngunit nalaman nila na marami sa mga ito ang bulok na. Ang hindi nila alam ay nakikinig si Doki at ang kanyang team sa kanilang pag-uusap at natututo ng mahalagang bagay tungkol sa kung saan kinukuha ni Jokhan ang kanyang inasna na isda mula sa China. Sa impormasyong ito, si Doki at ang kanyang koponan ay tumingin ng mas malalim at may nalaman na hindi maganda. Si Jokhan at Jonggon ay malalim na nasangkot sa isang malaking operasyon ng smuggling. Natuklasan din nila ang isang nakakagambalang koneksyon sa pagitan ni Jokhan at ng tiwaling pulis, si Chief Kim, na nagpabalik kay Maria sa kanyang mga nagpapahirap noon. Sa isang lihim na pagpupulong, nakipagkita sina Jokhan at Jonggon kay Jongsook. Hinihiling nila sa kanya na maghanap ng mga bagong manggagawa na hindi alam kung ano talaga ang nangyayari, upang palitan si Maria. Sinabi ni Jonggon na gusto niyang pakasalan si Maria, kaya mahalaga na makahanap kagad ng kapalit. Si Jongsook ay hindi sigurado sa una, ngunit sa huli ay sumang-ayon.
Binanggit din niya na kapag natagpo ang patay si Maria, maaari silang makakuha ng maraming pera mula sa mga pagbabayad ng insurance. Kasabay nito, natuklasan ni Goyen ang isang bagay na nakakagulat. Nalaman niya na nakasign up si Maria sa 10 iba't ibang kumpanya ng insurance, at lahat ng perang kinikita niya ay napupunta sa mga insurance account na ito. Ang masalimuot na sistema ng insurance na ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kung gaano kalaki ang sinasamantala kay Maria, at ginagawang mas komplikado ang pag-unawa ng koponan sa kanyang sitwasyon. Upang mahuli si Jong-suk, nagpa siya si Song-chul na makipagkita sa kanya, na nagpapanggap na interesadong bumili ng insurance. Habang nag-uusap sila, nag-aalok sa kanya si Jong-suk ng maraming pagpipilian, at napakahusay niya sa kanyang trabaho. Nakikita ni Song-chul kung bakit madali niyang napapaniwala ang mga tao. Naaalala pa niya kung paano nagpasalamat si Maria kay Jong-suk, at binigyan siya ng regalo. Sa kabila ng mapanghikayat na sales pitch ni Jong-suk, nagpa siya si Song-chul na huwag bumili ng kahit ano at umalis. Samantala, ang koponan ay masigasig na nagtatrabaho upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga problema sa Salted Fish Company. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, habang pauwi si Jong-suk, may dumaan na sasakyan at natalsikan siya ng tubig. Magagalit na sana siya nang makita niyang si Song-chul ang driver. Mabilis na humingi ng tawad si Song-chul, at pagkatapos ay sinabi niyang interesado siyang bumili ng insurance sa pag-aakalang may pagkakataon siyang magbenta. Pumasok si Jong-suk sa kotse, ngunit biglang nagbago ang mga bagay nang magulat siya sa loob ng kotse at napagtanto na nalinlang siya. Hindi pinauwi ni Song-chul si Jong-suk. Sa halip, dinala niya siya sa isang nakatagong lugar kung saan naghihintay ang iba pang pangkat ng Rainbow Taxi. Gusto nilang malaman ng higit pa tungkol kay Maria at kung nasaan siya. Sa wakas ay sinabi ni Jong-suk sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Bago sila umalis para masiguradong walang makakasunod sa kanila, sinunog ni Song-chul ang kanyang sasakyan. Sa ibang lugar, nagpanggap si Doki bilang isang magnanakaw. Nakamaskara siya at nagawa niyang manako ang mga inorder niyang inasna na isda kila Jong-gun. Dahil sa nangyari ay namroblema sila Jong-gun dahil hindi nila mabibigay ang panangakong dami ng inasna na isda dahil ninakaw ito. Pero nagbait-baitan si Doki at sinabi na dadagdagan pa niya ang order niya at kailangan nilang masiguro na mabibigay na nila ito sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Song-chul sa bahay ni Song-mi para magbigay ng pera sa isang lalaking nangangailangan ng pautang. Bilang kapalit, nangako ang lalaking ito na babantayan si Dutchel para kay Song-chul. Bago umalis, tinitingnan ni Song-chul ang footage upang matiyak na maayos ang kalagayan ni Dutchel. Kasabay nito, abala si Chief Kim sa pagsisikap na makakuha ng pera mula sa isang may-ari ng food stall kapag nakakuha siya ng mahalagang tip tungkol sa lokasyon ni Maria. Excited na talaga siya, kaya tinawagan niya si Jokhan at humingi ng karagdagang pera. Ang hindi niya alam ay nasa likod niya si Doki sakay ng taxi. Naglagay si Doki ng metal na bar sa harap ng kanyang taxi at binilisan ang paghabol kay Chief Kim. Binangga niya ang kanyang taxi sa kotse ni Duchol at kinuha ang kamera ng sasakyan ng pulis bago umalis. Samantala, nadatnan ni Hana at ang kaibigan niyang si Minho ang abandonadong taxi na sinakyan ni Duchol. Nadiskubre lamang nila ang kanyang bag at isang tracking device sa loob. Iniisip ni Minho kung maaaring ninakaw ni Sagyan ng taxi, ngunit parang may hindi tama. Pagkatapos, nakatanggap si Hana ng tawag mula sa kanyang amo, si Jinwoo, na nagtuturo sa kanya na huminto sa pag-iimbestiga at bumalik sa opisina. Nang makilala ni Song-chul si Hana sa istasyon ng pulis, napansin niyang hindi maganda ang pakiramdam niya. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon siya ng mahirap na pakikipag-usap kay Jinwoo. Nag-aalok si Song-chul na bilhan siya ng kape, at habang nag-uusap sila, sinisikap ni Hana na matutupad tungkol sa kung paano maging isang deluxe taxi driver. Hindi tumutugma ang sinasabi ni Song-chul sa kanyang nalalaman tungkol kay Doki. Isang gabi, binisita ni Goyen si Maria, na nagkataong bihasa sa computer. Napansin niya si Maria na umiinom ng ilang mga table tas at tinanong siya tungkol sa mga ito. Si Maria, sa pag-aakalang mga regular na health pill ang mga ito, ay nagulat nang sabihin sa kanya ni Goya na ang mga ito ay birth control pills talaga. Ang paghahayag na ito ay nakakagambala kay Goyen, at mabilis niyang ipinaalam kay Doki ang tungkol dito. Pareho silang nag-aalala sa sitwasyon. Samantala, nadatna ni Doki si Jong-gun habang sinusubukan niyang kumuha ng inasnan na isda. Sinubukan ng mga kaibigan ni Jong-gun na pigilan si Doki, ngunit hindi nila kayang pantayan ang kanyang lakas at kakayahan. Naiinis si Jokhan dahil hindi niya makontakt si Jong-gun sa telepono. Napagtanto niyang kailangan nilang maibalik ng mabilis ang isda o kailangan nilang bayaran si Doki para dito. Para lalo pang takutin si Jong-gun, ginapos siya ni Doki at nagsimula ng nakakatakot na laro ng baseball malapit sa kanya.
Habang nangyayari ito, nakipag-ugnayan si Jokhan kay Doki, umaasa ng kaunting pagbabago tungkol sa paghahatid ng isda. Si Doki ay nagbibigay sa kanila ng isang araw na lang para tuparin ang kasunduan o harapin ang mga kahihinatnan. Sa pagtatangkang lutasin ang kanyang problema sa isda, nag-online si Jokhan at sa kabutihang palad, nakadiskubre siya ng ad mula kay Goyen na nagbebenta ng inasnan na isda. Nakipag-ugnayan siya sa kanya, umaasa ng mabilis na deal. Samantala, ipinagpatuloy ni Doki ang kanyang nakakabagabag na larong baseball, naghahagis ng mga pitch malapit sa isang natatakot na Jonggun, bago tuluyang iniwan siyang medyo nanginginig. Bumalik sa bahay ni Songchul, ginuginitan ni Maria ang kanyang panahon sa ampunan. Naaalala niya kung paano pinarusahan ng ilan sa mga mabait na bata dahil sa pagtatangkang sorpresahin siya ng mga regalo sa kaarawan niya. Pero ang regalong iyon na sinira ni Jokhan at ng kanyang kasama. Sa wakas ng makitang nalulungkot si Maria, ang nagmamalasakit na si Songchul ay nag-aalok ng muling pagsasama-sama at nag-imbita sa kanya na dalhin ang mga batang ulila sa kanyang tahanan para sa isang nakapagpapasiglang pagtitipon. Si Jokhan, sa pag-aakalang nakagawa siya ng malaking marka sa pamamagitan ng pagkuha ng inasnan na isda mula sa dalawang disguise na nagbebenta, si Napkyonggo at Jinyun, ay nagulat ng makasalubong niya ang isang lalaking nagpapanggap na nagnakaw ng kanyang isda. Galit na galit, hinarap ni Jokhan ang magnanakaw at tinanggal ang kanyang maskara. Inihayag niya sa kanya na siya talaga ang nagnanakaw sa kanya. Walang sino mang umatras, buong pusong ipinahayag ni Doki ang kanyang hindi pag-aproba kung paano minamaltrato ni Jokhan ang mga taong may kapansanan. Lumalaki ang argumento, at nagtapos ito na nawala ng malay si Jokhan at inilagay sa loob ng isang malaking lalagyan na ipinasa ni Doki sa ilan sa mga kasama ni Songmi. Sinubukan ni Songmi na kumbinsihin si Doki na sumali sa kanyang panig na tinutukso siya sa isang malaking sweldo. Gayunpaman, si Doki ay nananatiling matatag at hindi sumasang-ayon. Samantala, pabalik sa kanilang home base, abala si Songchul sa pagbibilang ng kanilang mga kita. Napagpasyahan niya na pinakamahusay na ibahagi ang kanilang mga kita sa mga manggagawang may kapansanan na minamaltrato ni Jokhan. Sa ibang tala, ang pagawaan ng isda ay nasa ilalim na ngayon ng bagong pamamahala. Si Doki, habang pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang, ay naalala ang alok ni Songmi na sumama sa kanya, habang sinusubukan din ni Songchul na hikayatin siya na sumali sa kanyang misyon laban sa mga gumagawa ng masama. Nalilito si Doki kung sino ang pipiliin niya. Pero sa huli, pinili niya ang isang mas simpleng buhay. At yun ay ang pagmamaneho ng taxi. Si Maria, ay nakahanap din ng kasiyahan sa pamumuhay niya kasama ang kanyang mga kaibigang may kapansanan. Isang nakakabagbag damdaming sandali ang nagbubukas kapag binisita ng mga bata mula sa orphanage si Maria, na nagdadala sa kanya ng napakalaking kagalakan at pasasalamat. Nagbigay siya ng taus-pusong pasasalamat sa taxi driver na naging daan upang makalaya siya sa pang-aabuso at pang-mamaltrato ng mga amo niya. Samantala, si Hana ay nagsusuri ng mas malalim sa misteryosong footage ng taxi na kinasasangkutan ni Duchul, napansin niya ang isang bagay na hindi karaniwan, nag-iba ang taxi na lumabas sa tunnel at may isang kaparehang model ng kotse ang lumabas sa kabilang dulo ng tunnel. Para maghanap ng mga sagot, pumunta si Hana sa isang taxi hub. Gayunpaman, ang mga bagay-bagay ay hindi umaayon nang mapansin ni Doki na hindi ipinarada ni Hana ang kotse niya sa tamang lugar. Sa halip na pag-usapan ng kaso, nagkaroon ng alitan ng dalawa dahil sa ugaling pinakita ni Hana. Sa isa pang channel sa telebisyon, nagbahagi si Songchul ng isang personal na kwento. Ikinwento niya ang traumatikong araw na nalaman niyang pumanaw na ang kanyang mga magulang at ang kanyang mahirap na paglalakbay patungo sa pagpapatawad ng makaharap niya ang kanilang pumatay. Gayunpaman, habang pinapanood ito mula sa kanyang comfort zone, naramdaman ni Songmi na tila hindi ito nagsasabi ng totoo. Siya ay kumbinsido na si Songchul ay hindi pa ganap na nakamove on. Pagkatapos ng kanyang palabas sa TV, pumunta si Songchul sa lugar ni Songmi para tingnan si Duchul. Samantala, si Hana at ang kanyang partner ay nalilito sa kung ano talaga ang nangyari. Habang ipinagpatuloy ni Hana at Doki ang kanilang pagtatalo tungkol sa pagpa-parking, namagitan si Songchul para matigil na silang dalawa. Pagkatapos ay binago ni Hana ang paksa, na ipinakita kay Songchul ang isang larawan na nag-uugnay sa mahiwagang taxi sa negosyo ng kanyang yumaong ama. Kinikilala ni Songchul ang koneksyon ngunit nananatiling tahimik tungkol sa karagdagang mga detalye. Pinasisigla lamang nito ang determinasyon ni Hana na alamin ang nililihim niyang sikreto. Nang malaman ni Jimo ang tungkol sa hindi naka-schedule na pagbisita ni Hana kay Songchul, medyo nainis siya. Ipinaalala niya sa kanya na ang nakaraan ni Songchul ay maislan at iminumungkahi niyang tigilan na niya ang kaso ng pagkawala ni Duchul. Ngunit si Hana ay mas naging determinado na ngayong alamin ang katotohanan.
Bumalik sa kanyang opisina, gumawa si Hana ng isang makabuluhang pagtuklas, isang audio clip ni Song Chul na nagpahayag ng kanyang pagnanais na maghiganti laban sa pumatay sa kanyang mga magulang. Ang pag-amin na ito ay tila sumasalungat sa pagpapatawad na napag-usapan niya sa TV. Napangiti si Song Mi, na nanonood ng footage, dahil pinaghihinalaan niyang sariwa pa rin ang emosyonal na mga sugat ni Song Chul. Sa kabila ng paghahayag na ito, nakaramdam si Hana ng kaunting simpatiya para kay Song Chul. Sa isang kilos ng mabuting kalooban, nag-aalok siya na tumulong sa pamamahagi ng pagkain. Sang-ayon si Song Chul, na nararamdaman ng kanyang tunay na pag-aalala. Habang abala sila sa pag-iimpake, dumaan si Doki. Nagpumilit si Hana na tumulong sa pag-deliver at nasabi ni Song Chul na sumama na lang siya kila Doki sa pag-deliver. At umalis na nga silang tatlo ng magkasama. Medyo nagiging awkward ang biyahe sa sasakyan. Sinusubukang makipag-usap ni Hana, ngunit hindi gaanong nagsasalita sina Doki at Goyen. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, si Hana na ang bahala sa pamamahagi ng pagkain, habang ang dalawa naman ay nananatili sa sasakyan. Nang maglaon, nagsalo sina Doki at Goyen sa isang tahimik na hapunan. Samantala sa ibang lugar may isang batang lalaki na nagngangalang Park Jung-min ang nasa ilalim ng mahirap na sitwasyon. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa at nakatagpo siya ng isang ad para sa isang natatanging serbisyo ng Rainbow Deluxe Taxi na tumutulong sa mga tao na maghiganti sa mga taong nang aagrabyado sa kanila. Kinaumagahan, sa halip na pumasok sa paaralan, nagpa siya si Jung-min na bisitahin ng kanyang bingi at pipang ina sa fish market. Isang hindi kasiya siyang pakikipagtagpo sa isang customer doon ang nagtulak sa kanya sa gilid at nagpa siya siyang tumawag sa Deluxe Taxi para sa ilang paghihiganti. Sinagot ni Song Chul ang tawag at naghanda ng isang espesyal na sorpresa para sa bata. Nang sumakay si Jung-min sa taxi ni Doki, napansin ni Doki ang kanyang nasugatan na binti. Siya ay nagtanong tungkol dito, at ang bata ay nagbukas tungkol sa kanyang mahihirap na karanasan. Ibinahagi niya kung paano siya binubuli ng kanyang mga kasamahan, namumuha din sila ng pera mula sa kanya, at naging sanhipa ng pagkasira ng kanyang binti. Naantig sa kanyang kwento, binigay ni Doki kay Jung-min ang mga token ng suporta mula kay Song Chul at nangakong tatabi sa kanya laban sa kanyang mga nagpapahirap. Ang eksena ay lumipat sa isang alaala ni Jung-min. Nang una siyang makapasok sa paaralan bilang transfer student ay masaya pa siya. Pero nang dahil sa amoy ng isda sa kanyang uniforme dahil sa pagtulong niya sa kanyang ina ay naging dahilan ito para matarget siya ng mga bully. Tatlong kaklase niya ang nagsimulang manukso sa kanya. Pero mabilis na lumala ang ginagawa nila at nagagawa na nga din nilang pisikal na saktan siya. Binubugbog nila at ipinapahiya si Jung-min. Naisip din niyang manghingi ng tulong sa kanyang guro ngunit hindi siya tinulungan at pinagsabihan lang na mas maging palakaibigan sa kanyang mga kaklase. At isa pa ay pinunad din siya dahil sa amoy ng uniforme niya. Naisip na din niyang humingi ng tulong sa pulisya pero binasura lang nito ang kaso at agad siyang dinirekta sa komite ng paaralan. At sa ngayon ay tanging pag-asa na lang niya ay ang tulong na nakita niya mula sa ads na sinasabi ng Rainbow Deluxe Taxi. Naging tuso na ang mga nangbubuli sa kanya dahil nagawa na nilang mapuntahan ang bahay nila. Nagagawa nilang magtawanan at kumakain pa kasama ang nanay niya. Pero walang kaalam-alam ito kung ano ang mga paghihirap na dinanas niya mula sa kanila. At nakikita lang niya ito bilang mga kaibigan ng kanyang anak. Nagkaroon ng isang pagdinig sa paaralan para sa reklamong inulat ni Jung-min sa pulis. Habang naroon siya ay natatakot siya sa titig sa kanya ng mga nambubuli dahilan para magsinungaling siya at binago ang kwento at sinabing totoong aksidente lang ang nangyari. At hindi siya tinulak sa kalsada para masagasaan at kunin nila ang pera na binigay ng nakabangga. Pero nakikita ng nanay niya ang kanyang mga mata na alam niyang hindi nagsasabi ng totoo ang anak niya. Pinagalitan ng principal si Jung-min dahil sinisira daw niya ang reputasyon ng paaralan at nagawa pa niyang idamay ang pulisya dito. Dahil doon ay humingi na lang ng paumanhin si Jung-min para sa mga bagay na hindi niya ginawa. Habang papalabas sila ng paaralan ay napaiyak siya. Bagamat hindi alam ng kanyang ina ang buong kwento, nasasabi niya mula sa kanyang mga luha na may isang kakila-kilabot na nangyari. Ang eksena ay lumipat kay Jung-min, na malalim ang iniisip na nahuhulog sa isang video game sa isang center na binibigyan siya ng pagkakataon na makapaghiganti sa kanyang mga bully. Bago siya pumili ay inaalala niya ang mga masasakit na alaala ng kanyang nakaraan na nagpapatindi sa kanyang galit at pagnanais ng hustisya. Si Song Chul at ang kanyang koponan ay nakatuon sa pagtulong kay Jung-min habang sila ay nag-iimbestiga. Natuklasan nila na si Hak-soo, ang pangunahing bully, ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang pera at impluwensya ng kanyang pamilya sa paaralan ay naging maliwanag na dahilan dahil sa mga makabuluhang donasyon na ginawa ng ama ni Hak-soo. Ang paghahayag na ito ay nagpapalakas lamang sa determinasyon ng koponan na tulungan si Jung-min.
Sa kanyang paghahanap ng impormasyon, nagpanggap si Doki bilang isang kapalit na guro sa paaralan. Sinusubukan niyang hayaan ng mga bully na mag-cutting classes para magkaroon siya ng pagkakataon na makausap sila. Sa panahong ito, sinubukan ni Hapso at ng kanyang gang na takutin si Doki kahit na sinusubukang nakawin ang kanyang pera. Ngunit may daya si Doki. Alam niya ang tungkol sa mga maling nagawa ni Hapso na napagtatakpan sa tulong ng kanyang maimpluwensyang tiyuhin. Nagiging mas komplikado ang sitwasyon nang mabunyag na ang mga magulang ni Hapso ay pumapasok sa mundo ng politika na naglalayong makakuha ng mga posisyon sa konseho ng lungsod. Ang hakbang na ito ay posibleng mapataas ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Nang maglaon, sinamantala ng mga bully ang isang matandang babae, nangako sila sa kanya na bibigyan siya ng patas na bayad para sa kanilang ipapagawa sa kanya. Ngunit sa huli ay niloloko siya. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng grupo ni Hapso ang kanilang ill-gotten gains sa isang nightclub. Hindi nila alam na si Goyon at ang kanyang koponan ay maingat na nagre-record ng kanilang mga maling gawain. Sa gabi, mayroong isang kainahinalang palitan kung saan nagbibigay ng pera si Hapso sa isang mukhang hindi maganda. Bago makaalis si Doki sa club, nakasalubong niya si Sommi. Inaangkin niya na siya ang may-ari ng club at banayad na sinusubukang alokin siya para sa isang trabaho. Nananatili si Doki na ayaw tanggapin ang alok na yon. Habang tumatagal ang gabi, nagiging malinaw sa atin ang walang awang panig ni Sommi kapag nakakaharap niya ang isang may utang sa kanya na nagpapakita na hindi siya isang taong dapat baliwalain. Pansamantala, matagumpay na nalutas ni Songchul at ng kanyang koponan ang kaso ni Maria. Nang maisa katuparan ng misyon na iyon, ang susunod nilang layunin ay mang-alap ng sapat na ebidensya laban sa isang tiwaling pulis na si Chief Kim upang opisyal na siyang arestuhin ni Hana. Lumapit sila kay Chief Kim, ngunit ibinasura niya ang anumang mga akusasyon na humantong kay Hana na isama ang tatlong nawawalang tao sa isang listahan ng mga kasalukuyang hinahanap ng mga otoridad. Sa paaralan nila Jongmin, may ilang problema na nagaganap. Ang isang batang lalaki na nagngangalang Oh Soo-nam ay nahihirapan dahil ang isang grupo ng mga bully na pinamumunuan ni Hakso ay inaapi siya. Nang malapit nang maging masama ang mga bagay, biglang lumabas si Doki sa isang cubicle upang tulungan si Soo-nam. Inilayo niya si Soo-nam sa mga bully para mapanatili siyang ligtas, ngunit hindi ito nakapagpapasaya kay Hakso at sa kanyang barkada. Galit na galit sila at gustong mag-high-ganti kay Doki. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang kumalat ang chismis na tuluyan nang umalis sa paaralan si Jongmin. Habang pinag-uusapan ito ni Hapso at ng isa niyang kaibigan, may nakita silang isang matandang lalaki na nagbebenta ng sigarilyo sa gilid ng kalsada. Isang ideya ang pumasok sa kanilang mga ulo at nagpasya silang bilhin ang mga sigarilyong iyon. Samantala, pabalik sa paaralan, sinubukan ni Park Sung-tae na gambalain si Doki sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na may ilang bisitang naghihintay sa kanya sa library. Habang papunta si Doki doon, ang isa pang estudyante na nagngangalang Jang Hong-sik ay palihin na naglagay ng adult magazine sa mga gamit ni Doki. Kasabay nito, abala si Hapso sa ibang lugar, pinipilit ang isang batang babae na tulungan silang iset up si Doki. Nang sa wakas ay dumating si Doki sa library at napagtantong walang naghihintay sa kanya, huli na ang lahat. Paglabas niya sa library, nakatakda na ang entablado para sa malakas na akusahan ng batang babae sa paggawa ng mali gamit ang magazine bilang ebidensya. Ang mapanlinlang na hakbang na ito ay naglalagay kay Doki sa isang mahirap na sitwasyon at halos hindi mapigilan hanggang ni Hakso ang kanilang kaligayahan. Sa ibang lugar, nag-iimbestiga si Hana at ang kanyang kasamahan. Nang makita nila ang nasirang sasakyan ng tiwaling pulis ay naghinala na agad sila. Mabilis silang pumunta sa pinangyarihan ng aksidente upang mang-alap ng anumang mga clue na maaaring magpahiwatig ng isang malilim na nangyayari. Sa paaralan, ang mga bagay ay hindi maganda para kay Doki. Maling inakusahan siya ng mga bully at gumamit ng personal na larawan mula sa isang adult magazine para suportahan ang kanilang mga kasinungalingan. Galit na galit ang mga pinuno ng paaralan kay Doki sa pag-aakalang binaygo niya ang kanyang mga estudyante. Ang mga nananakot ay nakakaramdam ng kasiyahan sa paniniwalang na tiyak nilang matatanggal sa trabaho si Doki. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling kalmado si Doki at tila hindi natatakot habang nadadaanan niya ang mga bully. Ang hindi nila alam ay may plano si Doki. Nagtago siya ng kamera sa desk niya kung saan nangyari ang setup. Pinagmamasdan ng mabuti ni Goyen ang footage. Bukod pa riyan, naitala ni Napyanggo at Jinyo ang mga aksyon ni Hakso sa loob ng library. Sama-sama, mayroon silang matibay na ebidensya na magpapatunay na hindi totoo ang mga kwento ng mga bully. Dumating ang mahalagang sandali nang suriin ng punong guro ang isa sa mga bag ng mga bully at hanapin ang magazine na ginagamit bilang ebidensya.
Nakapagtataka, wala ito sa mga gamit ni Doggy kundi nalipat ito sa bag ng isa sa mga bully. Lahat ng ito ay dahil sa ginawang pagkilos ni Goyen. Kinuha niya ang magazine sa bag ni Doggy at ibinalik ito sa bag ng isang bully at hindi siya tumigil doon. Ipinalam niya sa punong guro ang tungkol sa totoong kwento at nakipag-usap ng seryoso sa batang babae na pinilit na huwag magsinungaling at pinagbantaan siya na huwag na niya itong uulitin. Sa lahat ng inihayag ngayon, may halong damdamin si Doggy. Nakahinga siya ng maluwag na lumabas na ang katotohanan. Ngunit nabigo rin siya nang malaman na ang sarili niyang mga estudyante ay maaaring kumilos ng ganito kalala. Samantala, si Hawkso at ang kanyang kaibigan ay nahihirapan habang naglalakad sila pauwi, sinusubukang maunawaan kung bakit nabigo ang kanilang mga plano sa araw na iyon. Lalong lumalala ang kanilang araw nang makasalubong nila ang isang matandang lalaki na nagbebenta ng sigarilyo. Biglang sumulpot ang mga pulis at dinampot ang matanda dahil sa drugs pala ang tinda niyang sigarilyo. Tinanong nila Kyanggo at Jinyo ng matanda kung sino ang nakabili ng tinitinda niya at tinuro niya ang tatlong bully. Naging dahilan ito para matakot ng husto ang mga bully at naisip nilang ilibing ang nabili nila at tumakbo papalayo. Kinabukasan ay tila kakaiba ang tensyon sa loob ng silid-aralan. Galit na galit si Hawkso at pinagbantaan niya ang lahat na huwag nilang papansinin si Doggy. Dahil kung hindi sila susunod ay siya ang makakaharap nila. Nang dumating si Doggy ay sinubukan na niyang magturo pero naglalaro lang si Hawkso at hindi nakikinig sa sinasabi ni Doggy. Sa halip na magbigay ng lecture, nagpa siya si Doggy na magpakita ng video sa klase. Ibinunyag nito ang katotohanan tungkol sa insidente ng pagbili nila Hawkso ng droga at kung saan nila ito nilibing. Nagkagulo ang buong klase. Ang mga bully ay natatakot na pagtatanto na maaari silang makulong dahil dito. Pagkatapos ng klase, hinarap ni Hawkso at ang kanyang grupo si Doggy. Humihingi ng paliwanag tungkol sa video. Mahina hong sinabi sa kanila ni Doggy na ibinigay niya ang mga ito sa pulisya, ngunit hindi binanggit ang kanilang pagkakasangkot. Dahil dito, kinakabahan ang mga bully dahil hindi sila sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Sa ibang bahagi ng bayan, sinusubukan pa rin ni Hannah na alamin ang misteryo ng mga nawawalang may sala. Naupo siya kasama ni Songchul para ibahagi ang kanyang natuklasan. Gayunpaman, magkaiba sila ng opinyon kung paano makakamit ang hustisya. Pabor si Songchul na isagawa ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay, habang naniniwala si Hannah sa pagsunod sa mga patakaran upang maiwasan ang higit pang maling gawain. Habang nagtuturo, gumagamit si Doggy ng matatalinong taktika para isipin ni Hawkso na interesado siya sa droga, at niloloko niya ito na bumili ng pagkain. Humingi ng tulong si Hawkso, na nakakaramdam na maiisahan niya si Doggy pero nagulat siya nang matagpuan niya si Doggy sa sarili niyang tahanan na nakikipaglaro kasama ang kanyang ama. Nang maglaon, nakipag-usap si Doggy sa ilang mga mag-aaral tungkol sa pera na naglalabas ng kanilang nakaraang deal sa droga at nakumbinsi si Hawkso na mangako sa kanya ng $5,000. Sa ibang lugar, pagkatapos ng isang shopping trip, nakilala ni Jungmin si Doggy na nagpapaalala sa kanya ng kanilang relasyon sa pagiging isang guro at isang mag-aaral. Binigyan niya si Jungmin ng pagkain para sa kanilang mag-ina. At nang gabing iyon, dahil sa labis na emosyon, lumuha si Jungmin na nagnanais na maging isang mas responsableng anak. Napansin ng kanyang ina ang mahinang sandali na ito at nag-aalala para sa kanya. Ang sumunod na araw ay medyo puno ng kaganapan para kay Doggy. Sinubukan niyang makuha ang perang ipinangako ni Hawkso, ngunit nahaharap sa ilang pag-aatubili. Nang maglaon, niloko siya ng ilang estudyante na pumunta sa rooftop para lang makakita ng grupo ng malalaking lalaki na naghihintay na atakihin siya. Gayunpaman, nagawa ni Doggy, nabihasa sa pakikipaglaban, na ipagtanggol ang sarili. Nagiging mapanganib ang mga bagay kapag nakaharap niya si Hawkso sa gilid rooftop, at si Hawkso, sa estado ng gulat, ay naisip ang tumalon. Pero nakita natin na biglang sinipa ni Doggy si Hawkso para mahulog ito sa rooftop. Natakot ng husto ang dalawa pang kasama ni Hawkso at nangako silang aaminin na sa pulisya ang mga pagkakasangkot nila sa mga pisikal na pang-aabuso nila sa mga nabubuli nila. At nang tanungin sila kung nasaan si Hawkso ay wala silang alam at nasabi din ni Doggy na hindi na nila makikita pa si Hawkso. Dahilan para maisip nila na BKA namatay na ito. Sa sumunod na eksena ay bumisita si Doggy kay Hawkso sa isang panaderia pagkatapos mag-setup si Kyanggo at Jinyo ng malaking cushion para maiwasang masaktan si Hawkso sa pagkakahulog. Matapos noon ay isang lalaking nag-aangking tiyuhin ni Hawkso ang tumawag at pinutol ang anumang koneksyon sa kanya. Dahilan para maiwan si Hawkso na nag-iisa. Upang makabawi sa pinsalang idinulot niya kay Jungmin, nagpa siya si Doggy na aipakain kay Hawkso ang mga tinapay na narito. Nasabi niya na babayaran ni Jungmin ang lahat ng tinapay na mauubos niya at ang lahat naman ng tinapay na matitira ay si Hawkso ang magbabayad.
Gayunpaman, nang makita ni Hakso ang mataas na halaga ng tinapay, nagulat siya. Humihingi siya ng paumanhin at nangakong hindi na muling sasaktan ng sinuman, ngunit binanggit niya na wala siyang pera upang bayaran ito. Nang makita ang taos-pusong pagsisisi ni Hakso, nagmungkahi si Doki ng solusyon. Iminungkahi niya na pagkatapos ng pag-aaral ni Hakso, magtatrabaho siya kung saan man sabihin sa kanya ni Doki hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon. Kung susubukan ni Hakso na takasan ng kasunduang ito, tataas ng 10 beses ang halaga ng utang niya. Nasabihan ni Hakso si Doki na hindi makatarungan ang ginagawa niya pero pinaalalahanan siya ni Doki na hindi rin makatarungan ang ginawa niya kay Jungmin. Nang maglaon, binigyan ni Doki si Hakso ng cake na sumisimbolo ng panibagong simula para sa kanya. Habang sumasakay sa taxi kasama sina Doki at Jungmin, inaabot ni Doki kay Jungmin ang bill. Nagulat si Jungmin dahil akala niya ay libre lang ang pagsakay niya sa deluxe taxi. Ipinaliwanag ni Doki na maaari siyang magbayad ng installment at hinihikayat siyang maging mas mabuting anak. Nakaramdam ng pasasalamat, bumaba si Jungmin sa taxi na may bagong pananaw. Kinabukasan, habang nasa palengke ang nanay ni Jungmin, bumisita si Songchul. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kinatawa ng isang foundation na Bluebird at bibigyan niya ng scholarship si Jungmin para masuportahan ang pag-aaral nito hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo. Puno ng pasasalamat ang ina ni Jungmin at nagpahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat. Samantala, lumipat na sa ibang paaralan ang 3 bully at nangakong hindi na muling mang-aapi sa ibang mga estudyante. Bumalik si Jungmin sa paaralan at malugod siyang tinanggap ng kanyang mga kaibigan. Nagmamasid si Doki mula sa malayo bago umalis para sa isang bagong misyon. Nang matapos ang kanilang misyon, plano ni Goyen at ng iba pang pangkat na kumain ng magkasama. Gayunpaman, may iba't ibang plano si Songchul at iniimbitahan niya si Doki na sumama sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.